Magandang buhay mga paps at welcome back dito sa aking munting channel. So andito na naman po kayo sa aking channel, no? Si Mang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay magbibigay ulit ako sa inyo ng panibagong video tungkol sa pagbobonsai. So ang nasa harap nyo ngayon mga paps ay Ficus retosa, or hindi ko alam kung microcarp pa ba ito o retosa. Basta ang pagkakaalam ko ay retosa talaga, no? Hindi lang ako sigurado kasi nakakalito rin minsan. Kasi halos parehas yung retosa at microcarpa. Kahit nga mga malalaking bonsai garden ay nalilito rin sa ganitong uri ng ficus. So ngayon, dibale, ito ay iwo-workshop natin. So hinayaan ko lang siya lumaki. At kung mapapansin nyo mga paps, meron pa siyang maliit na pot dito. Tapos pinatong ko sa malaking extension pot. Kasi ang plano ko nito mga paps ay gagawin ko siyang floating bonsai. So ayan, gagawin ko nga siyang floating bonsai. Kaya hinahayaan ko lang na lumabas yung mga roots niya rito. Kung mapapansin nyo yan, itong mga malalaking roots. Kasi kapag malaki na siya at kaya niya nang buhatin itong buong pot na itong na maliit at yung buong puno, iriripat ko siya. Naka-expose na yung roots, so magiging floating bonsai siya. Ayan, hinahayaan ko rin siya na magkaroon ng mga escape routes para mabilis yung paglaki. So mga paps, bago tayo magpatuloy ay shoutout muna kay OLTV Mix Vlog at saka kay Ryan Picarena, ano? Shoutout sa inyo mga paps, maraming salamat sa palaging pagsusuporta. So ayan mga paps, ang itsura niya ngayon, medyo mataas na siya. Plano ko siyang i-workshop ngayon, magba-branch selection na ako, magbabawas na ako ng branches. Tsaka mag-twist ako, ano, yung exaggerated na twist ng mga kanyang mga branches na kailangan i-twist. So kanyan mapapansin yung mga paps, nakalabas na. Marami ng mga escape routes doon sa unang maliit na pot. At tsaka mayroon na rin dito sa kanyang extension pot. So tara, umpisahan na natin mga paps. So, unang-unang gagawin ko mga paps ay babawasan ko muna siya ng branches. Itong branch na hindi naman kailangan. So, itong nasa likod na to, sobrang laki niya na at malapit niya nang abutin yung pinaka trunk. So, tatanggalin ko na yan. Hindi na yan kailangan. Maliban sa sobrang laki niya na, ay nandito pa siya sa malapit sa base. So hindi kailangan yung mga malalapit na yan sa base. Yan. Pwede rin ito mga paps gawing cutting. Pwedeng itanim ulit. Pero hindi na kailangan dahil sobrang dami ko na ng ganitong materyales. So ayan, nabawas ko na yung isa. Ito nga siya. So ang kagandahan dito mga paps ay kusa niyang sinisil yung sugat niya, no? Yung lumalabas na yan na sap sa kanyang bark. Yan yung nagsisil sa kanyang sugat, kaya mabilis maghilom. So susunod mga paps, ito yung isa na to. Tatanggalin ko rin to. Ayan. Kasi masyado siyang mababa. Yun. So mayroon na lang ako natitirang ilang branch. So ang plano ko ay ito yung front. Ganyan yung front. So dito, pagdating dito, sa tingin ko ay sobrang taas na. So babawasan ko rin to. Tatanggalin ko muna to maliit. Plano ko ay lagyan siya ng twist yung mga branch niya na exaggerated na twist, ano. Kaya gagamitan ko siya mga paps ng heavy gauge na 5mm bonsai wire. So ayan mga paps, puputulan ko na nga itong sa taas. Tatanggalin ko na rin to. Yun. So pwede rin maging cutting, ano mga paps. So susubukan ko ulit itanim to. Sayang nito. Sana mabuhay. Ayun. So ngayon, uumpisan ko nang i-wire sila.
sana ay matwist ko pa itong mga malalaking branch na yan. So tara mga paps at mag-wiring na tayo. So ayan na mga paps at na-wire ko na yung mga branches niya. No? Kung mapapansin nyo, itong dalawang branch na to ay isang wire lang yung ginamit ko. So kaya ganyan ako mag-wire para may magandang holding capacity yung wire na ginamit ko. Although itong wire na to ay heavy gauge na no, mga paps. So malaki na yan. So sa pag-wire, dapat yung wire na gagamitin ay halos kasing laki. Kasing laki o halos kasing laki ng branch na iyong ibibend para mabend mo siya ng maayos at magkaroon ng maayos na holding capacity. At isa pa ay hindi agad babakat yung wire doon sa balat ng ating puno. Ano? So ngayon mga paps ay darating ako, papunta na ako doon sa bending, sa twisting. Sana ay matwist ko pa ito ng ayon, na naaayon sa aking gusto. So ayan na siya mga paps, ano? Kung mapapansin nyo, sobrang heavy nung pagkaka-twist. Sa laki nga kasi, sa laki kasi ng kanyang branch, talaga namang kailangan ng matinding pwersa para i-twist siya. So nagkaroon siya mga paps ng mga konting cracks. Ayan, merong mga cracks dito sa mga kanto. Ayan. So, hindi bale, as long as hindi mga paps naghiwalay, totally yung kanyang bark, wala pong problema yan kahit may cracks. Mag-heal pa rin yan, mabilis po mag-heal ang ganitong materyales. Kung mapapansin nyo, no, ito nailagay ko dito sa likod na bahagi ng tree. So yan, so ganun ka-heavy yung bending. So ayan na siya ngayon mga paps. So magpapatubo na lang muna ako ng mga panibagong branches. Tsaka ko naman siya ulit iwa-workshop. So, sa ngayon, yan lang muna.
So mga Pops, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang muna itong video na to. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay consider mo mga Pops na mag-subscribe para makita nyo yung mga updates nitong material na pinapakita ko at nung iba pang bonsai material na ipakita ko na dati. Click mo na rin yung notification bell, piliin mo yung all, at share mo na rin mga Pops kung para makarating doon sa mga baguhang bonsaiista na nais rin matuto. Ano. So maraming salamat sa palaging sumusuporta, maraming salamat sa inyo. Once again, magandang buhay at happy bonsai!